kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Welcome ko po kayong muli dito sa Comment on Air. Dito po, malaya kayong makapagbibigay ng komentaryo sa mga isyu na aking tinatalakay. Ano man po ang maririnig nyo sa akin o mapapanood nyo dito po sa channel ko, yan po ay sarili kong opinyon at sarili kong pagpapasya na walang kinalaman ang sino paman. Ang pagtatanggol po sa aking pananampalataya bilang isang iglesia ni Kristo, yan po ay naging advocacy ko na po yan simula pa po nang ako'y mabautismuhan. Talaga pong ipinagtatanggol ko, ipinamabahagi ko ang aking pananampalataya bilang isang iglesia ni Kristo. Ako po si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maligaya at masayang panonood po. Ipagpapatuloy ko po mga kaibigan, mga kapatid, ang pagbubulgar ko sa kasinungalingan nito pong mga grupo ng Defensor Katoliko. Lalong-lalo na po itong si Wendell Talibong at itong si Burnok. Itong palpakbuster na hambog. Hambog talaga ito. Isip-isipin nyo, isasampal daw niya sa mga nagtuturong vicarious felidy. Sasampalin daw niya. Burnok, hindi ka nga makapagpakita ng mukha mo dito sa YouTube eh. Mananampal ka pa. Pag nakita kita, nagpakilala kang ikaw sa Burnok, pipitikin ko yung ilong mo. Sinungaling na hambog. I-introduce ka pa naman nung isa pang nagpakilalang Defensor Katoliko raw siya at isa raw siya sa Board of Governors, si Mr. Ray Intil. At sinungaling din. Diyatat eh, kung kayo'y sumasagot sa mga nagtatanong, sinasagot nyo ng katwiran at may kaamuan. Gumagamit pa ito ng salita ng Diyos itong si Reintil eh. Sila raw, kung sumasagot sila sa mga nagtatanong, katwiran daw at saka may kaamuan. May kaamuan ba yan, Mr. Reintil, ang ginagawa nitong si Burnok? Well, hindi naman tinatanong, nagahamon eh. Wala naman nagtatanong sa kanya. Eh mananampal daw siya. Sasampalin daw niya yung mga ministro nagtuturo ng vicarious felidy. O, may kaamuan ba yan? Yung mga Defensor Katoliko talaga, oo. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, katulad kayo ng mga nitso sa libingan na mapuputi ang labas, pero ang laman ay mga bulok na kalansay ng tao. Mga mapagpaimbabaw. Gagamit ka pa ng kunwari ng salita ng Diyos. At kung kayo ay sasagot eh, katwiran at may kaamuan. May kaamuan ba yung ginagawa niya ni Burnok? Ah, hindi naman tinatanong, nagahamon. At nagahamon, wala naman siyang muka. Isip-isipin nyo, matino ba yung ganong tao na magahamon, magpipintas, magmumura sa kani-kanino man na hindi naman nagpapakita ng muka? Ano bang masasabi nyo niyan? Mga Katoliko po, o, kayong mga humahanga dyan, ano bang klaseng tao yung ganun? Pati mga video niya, pinaririnig lang yung boses at kung ano-anong mga video ang itinatapal. Kung ano-anong makikita sa YouTube, tinatapal yun. Pati yung pag-ikot ng Papa sa Roma, pinakikita. Pinakikita at naririnig lang yung boses niya. Naku po, ang Papa sa Roma, tatlong beses nang pumunta yan sa, pumunta na nagbisita sa Pilipinas. Kailanman hindi nagbunga ng kabanalan ang pagpasyal niyan. Nagmimisa pa sa Luneta. Pagmimisa, magkaisa raw, mag-ibigan. Pag-alis ng Papa, ayan na, katakot-takot na rally. Katoliko laban sa Katoliko. Ngayon lang, eleksyon na naman. Katoliko laban sa Katoliko. Nagsisiraan. Oh, yan ba ang sinasabi niyo kay Kristo? Ano bang naituturo ng kabanalan ng Papa? Sige nga. Eh kasi nga po, yan ang talagang katuparan ng 666. Katuparan yan ng 666. Katuparan ng 666.
iba dito na magkintal sa noo o kanang kamay ang nakasulat. Dahil talibong, right hand in his forehead. Yan na. O, ayan, Wendy, talibong. Ayan, kanang kamay at sa noo. Wala yung dibdib, wala yung labi. Kundi sa noo, kanang kamay lamang yun ang hulang katuparan. Kung Wendy, tinanapin talibong. Ang Tinagalog at paraphrase na restatement lang, mga kapatid, sa verse, sa Revelation chapter 13, verses 16 up to 17. Ito po ang ating mabasa. Okay. Pansinin ninyo. He also forced everyone, is small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead. Wendell Talibong, ang katuparan, kitang-kita, di ba? Yan, gusto mo talagang makita. Ayan ang papa, nagtatanda sa noo. Ayan, nagtatanda sa noot kanang kamay. Ayan, wala yung bibig, so wala yung labi. They could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast, or the number of its name. Yun ang nakasulat, mga kapatid. Ha? So, walang binanggit dyan na cross, kundi malinaw ang binanggit sa talata na ang tanda lang na meron dyan, ang tanda na binanggit ay hindi cross, kundi napakalinaw ang numero ng halimaw, 666. Yun ang binanggit. Walang kaugnayan ang cross. Hindi po yan ang itatatak sa noo, Mr. Talibong. Ang katuparan ng tatak na itatatak sa noo ng kanang kamay, yung cross. Yung cross, Wendell Talibong. Itatatak, cross ng kanang kamay at sa noo. Yan ang katuparan niyan, Wendell Talibong. Noo, itinatatak ng kanang kamay. Cross ang itinatatak, hindi 666. Ayan, papa na mismo ang nagkikintal, nagtatatak sa noo at itinitatak ng kanang kamay. Hindi 666. Isip-isipin mo kung ang Katoliko mananatiling may tatak na cross. Ang cross tinatatak lang kung Ash Wednesday, yung malapit na natawag na Holy Week, ayan, saka itinatatak yung uling na cross sa noo. Hindi papayag ang mga Katoliko mananatili yung tatak sa noo. E pagkatapos sasabihin mo kami ang Antikristo at ang tatak ng Antikristo ay 666. Pwede talibong mangmang ka talaga. Sinungaling, magdaraya, manluloko kayo. Manluloko talaga kayo. Sorry, huwag kayong magagalit niyan. Sinasabi ko talang diretsahan niyan. Kayo po, napasubo na diyan. Manluloko po yung grupong yan, yung mga Defensor Katoliko. Lalo na itong si Burnok. Ah, sasampalin daw niya ang mga ministro namin na magtuturo ng vicarious felony. Isip-isipin niyo yan. Hindi naman tinatanong. Nagahamon at sasampalin din niya. Ano ka ba, Burnok? Parang akala mo ang tapang-tapang mo, hindi ka nga makapagpakita ng muka. Makita lang kitang personal, magpakilala ka sa akin, ikaw si Burnok. Ikaw yung palpak butter, pipitikin kita sa ilong. Naku, yan lang na hindi ka makapagpakita ng muka, masama na yan. Hindi katanggap-tanggap yan na matino kang tao na magtuturo ka ng ito, ikaw ay tama, samantalang hindi ka naman nakikilala. Wala kang pananagutan. Puro na lang paghahamon, paninira ang ginagawa mo, hindi ka makapagpakita ng muka. Yan ba ang katotohanan? Mr. Ray Intel, isa sa mga board governors ng Catholic Faith Defenders, tama ba yan? Tama ba yung ginagawa ng grupo ninyo? Hindi naman tinatanong, naghahamon. Mayabang. Isasampal daw niya yung isang ministro nagtuturo ng Mr. Talibong. Sa pasimula po nitong video niyong ito, ipinaratang niyo sa amin na kami ang Antikristo.
ang kapatid na manalo. Ngayon, eto na naman. Matagal na ilang video. Mr. Talibong, sagutin mo ito ah. Alin ba sa tanda ng Antikristo ang itinuro ng kapatid na manalo at makikita mo sa amin? Ah, yung bulaang milagro, yung panlulokong milagro, tanda yan ng Antikristo. Nasa inyo yan. Ah, yung magpapanggap na Mesiyas o Kristo, ang pare din yan. Yung hindi maniwala dyan, papatayin ng dusang kamatay-matay. Nasa pasyon yan eh. Makikita lahat yan sa relihiyong Katoliko na galing sa Roma. Wala po sa iglesia ni Kristo yan kasi pinaparatangan mong kami ang Antikristo eh. Oh, sabi mo yung Antikristo na hinuhulaan dyan sa 13, 16, 17, 18 ay ang tatak raw ay 666 ang itatatak sa noo. O sige nga, kami ba may tatak sa noo ng 666? Nakakita ka na ba ng iglesia ni Kristo may tato ng 666? O sige nga, o tumuro ka ng grupo unang reliyon na nagtatato ng 666 para makaiwas ka dyan, Mr. Talibong. Ang katuparan ng hula, tatak ng cross sa pamamagitan ng kanang kamay ni Kristo na mga sinasabi ng Biblia na walang alam kundi magsisinsay, mga palalo. Sinisinsay ang katotohanan. Ayan, si Wendell Talibong. Manininsay. Isip-isipin nyo, ayaw niya nung tatak na krus na natutupad. At isinisinsay no, yung raw pang tatatak, yung 666. At sana po kayong mga Katoliko na napasubo na dyan. Sana po ay iwanan nyo na po yan si Talibong. Maniwala po kayo. Itong mga nilahad ko ngayon, hindi ito kayang sagutin ng sino mang Depensor Katoliko. Magtulong-tulong na kayong mga Depensor Katoliko. Hindi nyo ito masasagot. Di yata't sasampalin nito ang mga ministro, itong si Bornok. Kung sa akin lang, hindi kayo ubre. Tama lang na ang aming mga ministro, huwag na kayong patulan. Eh bakit? Sayang lang ang panahon para sa inyo. Kung sa akin lang, hindi na kayo ubre. Sa ministro pa. Ah. Tama lang na huwag tama lang patulan. Po yung ginagawa ninyo, huwag nang patulan ito. Sayang lang ang oras po ninyo. Eh kung sa akin, hindi na po pwede ito eh. Hindi ubra ito sa akin. Hindi po yan pagyayari. Nang beses, pinakikita ko sa inyo na hindi kayo ubra sa akin. Batiin yung mga kapatid dito sa Edmonton, sa Alberta. Si kapatid na Ernesto Flores, kapatid na Boyet in Susan Ramos, kapatid na Abit Flaviano, kapatid na Noel Rivera, Nuli in Lorna Caminge, kapatid na Esteban Flor Amor, kapatid na William Amay Pampuan, kapatid na Louie de la Cruz, kapatid na Mike de los Santos, at si kapatid na Cecil, kapatid na Alvin Bolina, at si kapatid na Betty, kapatid na Carlito Moreno, at si kapatid na Edwin and Glenna Gloria, kapatid na Emily Robillos, kapatid na Solomon Portuguese, at si kapatid na Bobby Besa, at si kapatid na Rosana, kapatid na Josilito del Rosario, Shirley Castillo, at si Kot, at si kapatid na Rilly Bernal. Kumusta po kayo? At ingat po kayo mga kaibigan. Advance, happy 107th anniversary. Patiin ang mga kapatid na sina Rulito Clamor. Ito pong si kapatid na Mona Lisa Sugihara, lokal po ng Yokohama, Japan. Oy, kumusta po kayo dyan, mga kapatid sa Japan? Ano po? Si Ka Dennis Humbribuino. Ano po? Si Christian Bayug. Si, sa lokal po yan ng Nabunbun, GWS. Hindi ko po alam kung ano yung GWS na yan. Lokal Nabunbun, GWS. Si Elias Laksina, si kapatid na Adong Unitario, si kapatid na Rogelio Tejedo, kapatid na Jacob Barres, si kapatid na Lito Guib, si kapatid na Robilin Palad, si kapatid na Renato Lampa, si kapatid na Arturo Romero,
si kapatid na Joey Corrig, si kapatid na Jackson Mercedes Nancy, si kapatid na Flor Delisa Meneses, sa lokal po ng Balansay, Mindoro, Mamburang, Mindoro Occidental, si kapatid na Paricoy Tibe, si kapatid na Emerly Lumayaga, si kapatid na Alan Abellana. Ayan po mga kaibigan, hanggang dyan na muna at sa susunod naman po ng iba para wag nang masyadong humaba. At bago po ako magtapos muli, bago po ako magsara mga kaibigan muli, kayo po ay inaanyayahan ko na manalangin tayo sa Panginoong Diyos na sana po wakasan na itong pandemya. At sa ating panalangin, isama na rin natin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na sana po huwag po siyang mahawa, pati ang kanyang pamilya. Manatili po ang patnubay sa kanya ng Ama, taglay ang karunungan, kapangyarihang mula sa Ama, alang-alang po sa buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ako pong muli si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.